Hi, good morning. This is Mary Jess Nalchun at nakatune in ka sa aking channel at maingay yung manok. Pasensya na, magkabilaan talaga yung manok. So ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang project ko ngayong umaga na pinapakustomize ni client, which is 72.5 by 80 and 1/4 by 6. So this bed sheets is customized dahil wala siya sa queen na 60 by 75 at wala din siya sa king na 76 by 75. Ang sukat na kailangan niya ay 72 by 80 by 80. So paano siya sukatan? So itong sukat na gagawin ko ay para lang ito sa mga fully garterized o buo yung garter na nilalagay sa paikot ng bedsheet. So ayan, ito yung tela na gagamitin natin. This is Canadian cotton. Ayan. Paano sukatan? Una, yung lapad muna. Okay, lapad ito ha. Bago yung haba. Okay. Ito, may 96 width ito. Yung length niya ha. Ayan. Sa amin kasi width ang tawag namin dito. Kung ilang width niya. Okay, 96 ito. Ayan. So, ngayon, punta muna tayo sa lapad. Sukatan muna natin yung 72.5. Okay? Ayan. Magsukat tayo. May mga numbering po ang tape measure ha. Hindi kayo mahihirapan. Ako malaki ang tape measure na gamit ko kasi gusto ko malaki yung numbering para hindi ako malito. So, this one is 60. Ayan. So, hindi naman abot ng tape measure kaya mag-uulit tayo. 60, 72, 'di ba? Ang kailangan niya is 72. The 12 72, 'di ba? May and a half siya, 'di ba? So magdagdag tayo hanggang 16 and a half. So pagdating sa 16, mag-add tayo ng 18 inches. Ayan yung 18 inches. Itong 18 inches na to, para saan ba tong dagdag na to? Okay, itong 18 inches na to, ito yung magiging pang-ilalim doon sa bed. Ayan, yung 18 inches na yan, yan yung magiging pang-ilalim. Diba, ang sabi niya by 6, dapat 12 lang. 6 plus 6, 12. Pero ako po, hindi ako naglalagay ng bitin. Pag naglagay ako ng 12, tatahiin pa po natin ito, bawat kanto, liliit pa ito. Pwedeng maging 10 na lang ito. So, I use 18 inches as my adjust. Sa lahat po yan ng bedsheet, nilalagay ko ay 18 inches. Para maging malaki man o maging kapal man yung bed, hindi tayo mapapagalitan ng client na sasabihin na yung higaan ay nagbitin, yung bedsheet ay bumitin, di ba? So ikat na natin siya. Ayan. So ready na itong tahiin. Huwag kayong masyadong mag-alala sa haba. Okay, dun sa length na sinasabing 80 by 1/4, kasi 96 ito, di ba? 96 yung haba niya. So, mayroon pa rin tayong adjust. Mayroon pa rin tayong adjust. Hindi kayo mag-worry na baka ito ay hindi umilalim sa kama. So, 60. Papakita ko sa inyo ha. 60. 70-80 kasama yung, ayan, 70-80. So, 80 na siya. Ngayon, ito yung adjust na, diba? 15. So, 6 plus 6, 12. Sakto yung 15 kasi taas and baba lang naman ito. Kailangan umano siya dun sa taas sa baba. Tapos, ayan. Liliitan nyo yung paggawa ng mga pag-roll, pagtahin nyo sa taas at sa baba para hindi siya bumitin. Okay? So, okay na ito. Ngayon, ang request ni client is yung punda niya dapat is large. It's 20 by 30.
Ang usual na normal na size na punda is 18 by 28, 16 by 25, ganyan po. So, gagawin natin yung gusto niya na 20 by 30. Paano naman siya isukat? Okay. Ito siya. Ito yung fabric ulit. Ayan. Overlap po ang ginagawa natin, ha. Overlap pillow cases. So, sa 20 by 30, ang kukunin yung sukat ay 22. Okay? Huwag kayong mag-worry sa haba. Dito lang muna tayo sa lapad. Okay? 22. Ilang ang 22 ang? Ayan. Magawa natin. 22 by 30. Papakita ko sa inyo kung paano ikat yung haba niya naman. Dito muna tayo sa lapad. So, kailangan ko ng 6, 7, 8. 8 na 20 by 30. So, tatlo na ito. Okay. Meron na akong 8 na 20 by 30. So, ikakat ko na ito. Okay. Ayan. Ayan. Ganyan yung ginawa ko, ha. Nagsukat ako ng 20 na lapad lahat. Okay. So, ikakat ko na siya. Isa-isa. Napapaalo nyo ba yung ginagawa ko? Ayan, para ito sa large na punta, ha, 20 by 30. Ayan na siya, 20 by 30, diba? Ayan na. So, ikakat ko siya isa-isa para makita ko yun. Ayan. Sa pagtahi, importante ang cutting. Once na mali ang cutting mo, mali ang matatahi mo. Kaya importante na kung 20 by 30 ang itatahi mo, dapat 22 ang lapad na ikakat mo. Kasi pag kinat mo yung 20 sakto, ang magagawa mo ay 18 inches lang na punda. Okay? Okay. Ito na siya at putol na siya bawat sides. Okay? Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ikat yung haba niya para maging overlap siya. Diba? Okay. Ito yung isang pampunda. Paano siya susukatin? Para mas mapadali. Ito yung haba niya. Diba? So, magsukat tayo ng 30. Since 30 ang kailangan natin na haba. 30. Ayan. Yan ang 30. Okay. Mag-adjust kayo ng kaunti kahit gawin mong 30 and a half. So, 30 and a half. Okay. Tapos, iganon nyo siya. Ipaikot nyo siya. Papunta dito sa kabila niyang side. Ganyan. So, parang gumagawa ka na ng punda, diba? Ngayon, ito yung 30. Ito yung sobra niya. Gaano kahaba ba ang gagawin nating adjust? Allowance. Ayan. Nakikita nyo tong line na to? Ganyan lang po kaliit ang gagawin nating allowance. Or pwede nyong sobrahan ng konti kasi magtutupi pa tayo para sa pagtahi natin. Tapos yan na yung mag-overlap sa kanya. Pangit po na ganito kaiksi ang pang-overlap. Pangit naman na sobrang laki ng pang-overlap. Kailangan tama lang. So dito natin ikakas. Okay? Ito yung mga easy way kung paano gawin yung punda. So, para hindi kayo mahirapan sa pag-cut nyo ng ibang mga punda, ito ang isukatan nyo, yung tinanggal natin, di ba? So, sukatan nyo to,
Okay? Bibigyan ko yun ng techniques. This is 28. Okay? Tapos, yun ang ibawas nyo sa lahat ng gagawin yung punda. So, magbabawas tayo ngayon ng 28. Since ako gamay ko na to, mga madam, mga sir. Kahit minsan hindi na ako gumamit ng technique or promise. Alam ko na kung saan ko siya gugupitin. So, continuous, magbawas lang po ng 28 inches. Okay? Yun yung easy way para hindi kayo mahirapan. Okay. Bakit hindi ako gumagamit ng tape measure? Baka sabihin nyo, hindi naman siya gumagamit kasi kapang-kapako na po yung pagtatahi. Ito, ang mga tela may hati yan. Ayan yung hati, diba? Ang palatandaan ko, from side hanggang dito sa tali, yun yung 28 inches. Promise, subukan nyo. 28 inches yan. So, hindi ko na kailangan magsukat ng paulit-ulit kasi memorize ko na hanggang doon sa may guhit. Ayan yung hati. Ayan, diba? Ayan, nakita nyo yung hati. Ayan yung hati. Ayan. Dito yung hati niya. So, kukunin ko yung dulo niya. Okay? Ayan. Ayan yung dulo niya. Kinuha ko siya. Pupuntahin ko siya dun sa hati. Tapos, ito na po yung 28 inches. So, less hassle. Na, kailangan ko pang isukat isa-isa. Diba? Nakaka-hassle. So, ito mas mabilis yung ginagawa ko. So, pagkatapos nito, ituturo ko sa inyo kung paano ito tahiin. Okay? Para makita nyo kung ano ang kabuuan ng ginawa natin. Kung tama ba yung mga pattern na binigay ko, kung tama ba yung tinuro ko. So, ngayon, sisimulan muna natin doon sa bedsheets. Ayan, tapos na natin ito. Okay, ito na tayo. Meron na tayong 8. Okay. Pwede na tayong magsimulang magtahi. Okay? So, let's start. So, hi again. Nandito na ako ngayon sa tahian ko at magsisimula muna tayo sa bedsheet kung paano magtahi ng bedsheet ng napakabilis lang. Okay? Tuturo ko sa inyo sa mga gustong manahi, sa mga ang ingay ng manok, sa mga gustong matutong manahi. So, simulan natin sa mga sides na paglalagyan ng garter. Paano siya tutupin? Isang tupi papasok, isang tupi papasok. Ganyan lang po kaliit. Tamang pumasok lang yung garter na 1/4. Okay? Let's start. Tapusin lang natin to pabilog. Okay? Okay guys, dumating na tayo sa end, sa corner, sa dulo. Nakikita nyo ba to? Sa corner, sa dulo. So, ang tela, ganito ang itsura niyan. Ganyan yan. Minsan hindi pantay-pantay ang pagkakat niyan. So, paano natin siya gagawin na maayos tignan sa client? So, ang gagawin, step 1, para kung nagigift rough. Step 1, ganyan, triangle, parang triangle style. Step 2, diba? Step 3. So, yan na siya, diba? So, yan yung tatahiin natin. Nakita nyo ba? Diba, maayos na siya. So, let's do it. So,
Papakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura nung ginawa natin na dulo. Ganyan siya. Nakita nyo guys, malinis yung dulo, hindi siya nakausli, hindi siya nakabukol. So, ganyan yung technique. So, hi guys, tapos ko na yung bedsheet. Ganito na siya, every size. Ayan. Tapos na siya yung 72 and a half by 80 and 1 fold. Ayan siya guys. Ayan. Yung bawat dulo, ganyan siya dapat guys, para malinis siya tignan. So, sisimulan na natin ngayon yung punda. Okay? Sa punda, kailangan nating sorry guys, ang dami kong kailangan. Okay. Sa punda, kailangan muna nating tahiin yung mga dulo para mas mapabilis yung proseso natin. So, magtupi ulit tayo ng ganito, dalawang fold, tapos tahiin natin yung dulo ha. Up and down. Okay, let's start. Lahat ng dulo lang ang tatahiin natin. Ito yung isang side. So, paano siya gawin kung dahil? Since ako nga, sanay na ako na walang tape measure, alam ko na ito, na ito 20 by 30 na ito. So, 20 by 30, ayan yung nilagay natin na allowance, diba? Kung hindi kayo pa sanay, magkuha kayo ng tape measure sa pati nyo po. Dapat 30 inches itong haba. Nilagyan ko siya ng pin. Yan. Yan yung overlap niya. Paano tahiin yung gilid? Side. Isang tupi. Dalawang tupi. Okay. Tapos tahiin. So, ganun din sa kabilang side. May exit siya. Para mas maging malinis tingnan, i-cut po natin siya ng dahan-dahan at baka makat nyo yung mismong tela. Be careful sa pagka-cut nito mga excess na to. Kasi pag nakat natin yung tela, kahit kaunti lang, uulit po tayo. Lahat ng excess, alisin. Thank you.
malinis na siya. So, tanggalin natin. Balik ka rin. So, meron na tayong overlap pillowcases. Nasaan yung pagka-overlap niya? Bakit malinis yung taas niya? Ito yung taas niya, di ba? Ito yung baba. Bakit malinis yung pagkataas? Ito po yung overlap niya sa loob. Nasa loob yung overlap niya. So, that's all for today from Marie Gessner Tune. Bye!